Pinagbabayad ng danyos ng AFP ang China kaugnay sa insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan ilang gamit ng ating tropa ang nasira at may nasugatan pang sundalo. Balita natin ni June Veneracion. Ang agresibong hakbang ng China Coast Guard nang harangin ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong June 17. Stop! This is our territory! Nagresulta sa pagkaputol sa hinlalaki ng isang sundalo at pagkasira ng mga gamit. Kaya ang Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs pinagbabayad ng China ng 60 million pesos sa danyos. Pati ang gasto sa operasyon ng nasugatang sundalo, baka ipasagot din sa China. Illegal acts kasi itong mga ginawa nila na ito. So dapat managot sila. Dapat panugutan nila. Pinasasauli rin ng AFP ang 7 baril na kinuha ng China Coast Guard. Pero giit ng China Foreign Ministry, ginawa lang ng China ang hakbang para protektahan ang kanila umanong soberanya. Bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Sakaling maulit ang nangyari noong June 17, magkakasubukan na raw ayon sa AFP. Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Pilipino tayo. We will apply the same level of force that would allow us to defend ourselves. Basta lalaban tayo ng patas. Okay? Yun lang pwede kong sabihin. May mga adjustment na raw silang gagawin para sa proteksyon ng mga sundalo sa susunod na resupply mission na hindi pa rin lalabag sa rules of engagement. Sa command conference, inilatag ng AFP ang iba't ibang estratehiya para sa sunod na resupply mission at iba pang operasyon sa West Philippine Sea kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. Again, we cannot discuss that because when we talk about the how, nandun na po yung ating mga operational matters. Ang tiniguruan namang monster ship ng China Coast Guard nagtungo sa Escuadra Shoal para bantayan umano ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ayon kay dating US Defense Attaché Ray Powell, 600 metro lang daw ang layo nito sa isa't isa. Wala pang official report kaugnay nito ang Coast Guard, Navy at Foreign Affairs Department. No official reports yet. It's important to us and we'll certainly monitor developments. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mahalagang protektahan ang Escuadra Shoal dahil sa lapit ito sa Recto Bank na mayaman sa langis. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.